A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa bihi nasta'in wa 'alaihi natawakkal wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Mga minamahalkong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa inyo lahat. At ngayong araw po ay nandito naman po tayo sa isa sa mga park dito sa Taif. Magandang hapon sa lahat ng nandito sa Taif. Napakaganda po ng hangin dito, kaya sino man ang gustong pumasyal sa mga park dito ay napakaganda po yung hangin dito. Sa lahat po ng mga viewers natin nanonood sa hapong ito, magandang hapon po sa inyo lahat. Ngayong araw po ay inshallah ang ating pag-usapan ay ang tinatawag na ayn o yung tinatawag na evil eye. Ito ay tinatawag na sinabi ng propeta sallallahu alayhi wasallam na innal ayna haqqun, katotohanan na yung ayn ay haq, ibig sabihin ay totoo. Ito ay nangyayari. Ano ang mga dahilan nito at ano ang pwede natin gawin para makaiwas sa ganitong mga sakit o yung ganitong mga pagsubok? Okay. Una ay dapat nating malaman na ito ay totoo, nangyayari ito. At mismo sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nangyari na isang sahaba na ang kanyang pangalan ay si Sahal bin Hanif o Hunayf. Si Sahal bin Hunayf ay isa sa mga sahaba na naunang nagmuslim, itong si Sahal. At isang araw siya ay naliligo at tinatakpan niya syempre ang kaniyang aura. Ngunit sa mga panahon ng mga sahaba, hindi katulad sa panahon natin ngayon na may kanya-kanya tayong sariling palikura, paliguan. Sa panahon nila ay ang tao ay kapag naliligo ay pupunta siya sa isang sulok at siya ay tinatawag na tatakpan niya ang kaniyang aura at siya ay maliligo. Doon sa tubig na yon, isang tubig, ay naligo doon itong sahaba na si Sahal at dumaan sa kanya ang isang sahaba. Isang sahaba, nakita niya na napakaganda ng kutis, yung mga balat, yung balat ni Sahal. At kaniyang sinabi, itong sa hadith, na wala akong nakita na katulad ng balat ni Sahal. Napakakinis, napakaputi. Sinabi pa niya na parang balat ng dalaga na siya ay nakatago sa tinatawag na bahay. So yun ang paghaling tulad niya, nang sabi niya, ngayon lang ako nakakita ng ganitong tinatawag na balat ng lalaki. Dahil siyempre naligo siya, so nakikita ang ibang mga parte ng kanyang kamay, kanyang ulo, so ganoon. Nakita niya ito. Subhanallah, hindi pa natapos si Sahal, pag-alis ni, hindi pa siya tapos maligo, umalis si itong sahaba na ito. At ang nangyari ay nawalan ng malay itong si Sahal. Nawalan siya ng malay. Nagka-collapse siya. At sinabi, pasensya na kayo, talagang ganito. Pag ganitong oras, maraming dumadaan ng mga sasakyan dito na mga malaki. Kaya ganito pa tayo ngayon. Okay, pero alhamdulillah, naririnig naman yung boses. Inshallah. So yung hindi pa natatapos maligo si Sahal ay siya ay nawalan ng malay dahil sa tinatawag na tinamaan siya ng ayn. Hindi sinasadya nitong si itong sahaba na ito, nakalimutan ko niya pangalan, na wala siyang hangarin na iba maliban sa hindi siya nagsabi ng mashallah, hindi siya nagsabi ng Allah yubarik fi, hindi siya kaya siya ay itong tinamaan ng ayn, itong tinatawag na sahaba na ito na si Sahal. At pagkatapos ay kinuha siya, nakita siya ng mga tao, ibang mga sahaba ay kinuha nila si Sahal at pagkatapos ay pumunta sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi nila ang nangyari dahil hindi gumagaling itong si Sahal. Wala siyang tinatawag na naunang mga sakit pero bakit bigla siyang nagkasakit? Subhanallah. At pagkatapos ay sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sino ba ang pwedeng gumawa nito? Kumbaga, sino yung suspect nyo na gumawa o anong nangyari, paano ba yan? Sinabi ng mga sahaba kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, dumaan ang isa sa mga sahaba, mga kapatid nila ng mga sahaba, at nakita niya habang naliligo si Sahal na
napakaganda ang kanyang balat, ang kanyang kutis, at sinabi niya na wala pa akong nakita na tinatawag na balat o yung kutis na napakaganda na ito ay sa lalaki. Ito ay makikita kumbaga lang ito sa babae, yung ganung kutis na ito, yung balat ng lalaki. So dito, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, pinatawag niya itong sahaba at sinabi niya na bakit gusto niyo ipahamak ang inyong kapatid sa Islam? Bakit hindi kayo nagsabi ng barakallahu fi? Hindi kayo nagsabi ng biyayaan ka ni Allah, dublehin pa sa iyo o maging mabuti sa iyo itong tinatawag na biyaya sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dito, isa sa sa hadith na ito, ito ay tinama ni Sheikh Albani rahimahullah, na itong hadith na ito mapupulot natin na aral dito. Isa sa sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay yung kanyang inutos na magsagawa ng wudu itong sahaba na ito, at pagkatapos yung tubig na kung saan siya nagwudu ay ipapaligo nung tao na ito, kaya pinaligo ito ni Sahal. At ayon sa mga sahaba na nakakita ay parang tinatawag na kamelyo na bigla na lang siyang tumayo. Ibig sabihin ay parang bumalik yung dating lakas niya, nawala yung tinatawag na kanyang sakit. Subhanallah. So ito yung nangyari mismo sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, at marami pang mga kwento. May isang lalaki na ikinikwento niya na mismo pati sa mga anak niya, kanyang sinasabi sa mga anak niya na ang gagaling ng mga anak ko, ganoon. Hindi siya nagsasabi ng mashallah, hindi siya nagsasabi ng barakallahu fikum, hindi siya nagsasabi ng ganoon, kaya tinamaan ng ayn yung bata, mismo mga anak niya yun. At pagkatapos ay yun nga, dinala sa hospital, at pagkatapos ay sinabi ng doktor na wala kaming findings, walang sakit itong anak nyo. At pagkatapos yun, pinabasa nila binasahan nila ng rukya, hinanap, at saka yung tinatawag na nandun yung tatay na siya yung nagsabi sa kanila ng ganun, binasahan niya ng rukya itong mga anak niya, at sa pamamagitan ng tulong ng Allah ay nawala itong tinatawag na sakit na dumating sa kanila dahil sa tinatawag na ayn o yung evil eye. Okay. Isa din sa sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na al-aynu haqqun, ang ayn ay katotohanan. Sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wa min sharri hasidin idha hasad. Ito ay sa suratul Falaq. Sinabi ng Allah, wa min sharri hasidin idha hasad. Okay. So dito, ang mapapansin natin dito sa tinatawag na no, ay, at ako ay nagpapakupa, kul a'udu bi rabbi al-falaq min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasikin idha waqab, wa min sharri nafasati fil uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Ito yung muawwidhatain ay kasama ito sa pagpapakupkup kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa tinatawag na ayn, yung evil eye na sinasabi natin. So yan ay totoo. Ngunit minsan ang dalawang klase yung tinatawag na mayroong tinatawag na mga tao na nakakita siya ng mabuti. So ang dapat gawin una-una, ang tao, syempre ito ay totoo, kaya dapat alam natin anong gagawin natin. Tayo, na ikaw na isang mananampalataya, ikaw na isang normal na tao, pag nakakita ka ng mabuti, ay sabihin mo sa kanila yung barakallahu fik. Yun na nabanggit natin sa hadith na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na bakit hindi ka nanalangin sa kanya ng biyaya. So, ibig sabihin, kapag tayo nakakita ng bahay, magandang sasakyan, tayo ay nag-attend ng kasal, tayo ay pumunta ng akika, tayo ay nakakita ng yung anak ng kaibigan natin, pati yung anak natin, pati asawa natin, kung yan ay magagandang mga balita, magaganda yung mga biyaya, ay dapat nasabihin mo doon sa tinatawag na ano ay barakallahu fik, o kaya ay Allah yubarik fik. Ikaw ay manalangin na biyayaan sila ng Allah o maging mabiyaya ito sa kanila. Lalo na pagpupunta tayo sa bahay, halimbawa mayroong tinatawag na bagong patayo ng bahay. Pagpunta natin doon, hindi sasabihin natin na grabe ang ganda, grabe tuloy. So minsan may napapansin tayo na walang kabubukas pa lang ng bahay, nasunog na agad. Bakit? Dahil yun ay minsan ay tinamaan ng ayn. Dahil may mga bumisita na hindi nagsabi ng mashallah, hindi nagsabi ng barakallahu fikum, hindi nagdua doon sa tinatawag na may-ari ng bahay. Ganun din sa may anak.
ganun sa akin kasi nasabi natin, o may bagong sasakyan, may bagong cellphone, may bagong business. So yun ang sabihin natin na pag namangha tayo, sabihin natin na magdua tayo para sa kanila. Barakallahu fikum. Ha? O kaya kahit Tagalog sabihin mo na naway paramihin sa inyo ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ay isa sa dapat na ginagawa ng isang mananampalataya. Maging sa sarili natin kasi nabanggit ito sa Banal na Quran, yung dalawang magkapatid na yung isa sa kanya, isa sa kanila ay sinabi ng Allah sa Banal na Quran na kapag yung tinatawag na pumasok ka sa tinatawag na dahil sa hindi siya nagsasabi ng mashallah sa kanyang mga sa kanyang hardin, sa kanyang ano, namangha siya doon, hindi siya nagsabi ay nasira ang kanyang tinatawag na yung kanyang farm. Okay. So yan ay tinatawag na dapat kahit sa sarili natin, namangha tayo sa sarili natin, tayo ay magdua. Tayo ay magdua, tayo ay magdua kay Allah subhanahu wa ta'ala na paramihin niya ang kanyang gatimpala, panatilihin niya ang gatimpala. Ganun din kapag tayo ay nakakita ng mabuti, ay manalangin tayo sa kanila o magsabihin natin ng mashallah. So isa yan sa dapat na isabuhay natin. Okay, ngayon, sa hadith na yung binanggit dito, ay isa sa mga pamamaraan, una-una ay kapag humingi sila na yung tao halimbawa, may isang bata nakita ng isang tinatawag na lalaki o babae. Tapos sinabi niya na napakaganda ng bata na ito. Hindi siya nagsabi ng mashallah, hindi siya nagsabi ng barakallahu fiik. At yung bata na ito ay nagkasakit, isa po sa gagawin natin ay tayo po ay una-una, syempre, kung alam natin kung sino nagsabi, ay humingi tayo sa kanya na siya ay magsagawa ng hudu pagkatapos yung kanyang tubig doon sa pinaguduan niya, yung lugar na kung siya nagudu, alimbawa Palangana, ay kukunin natin yun at ipapaligo natin doon sa tinamaan ng tinatawag na ain. Yan ay isa sa mga nabanggit sa hadith na itinama ni Sheikh Albani rahimahullah upang mawala yung tinatawag na ain. Dahil ang ain ay tinatawag na minsan, makikita mo yung ain kasi ang ain, pagpunta sa doktor, sabi ng doktor, walang sakit ang tao na ito pero may sakit, pero siya nararamdaman. Hindi siya makagalaw, hindi siya ano. So yan ay tinatawag na kasama sa ain. Okay? So dito, isa rin sa ano, makikita natin na sinabi ng mga ulama na gamot dito una-una yung pagsasala ng Salatul Fajr na grupo sa mga kalalakihan at ganun din pagsasala sa Salatul Isha. Nabanggit sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man na magsagawa ng sala ng Fajr, Subh, kasama ng grupo, jamaa, ay sila ay tinatawag na pangangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa dumating ang tinatawag na gabi na yun, hanggang sa lumipas ang isang araw na yun. Ganun din sa Salatul Isha ng jamaa na pangangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tao. Kaya ang pagsasala ng jamaa ay napakahalaga yan. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kapag ang tao ay nagsala ng Salatul Jamaa sa Fajr ay pangangalagaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din sa mga kinakailangan upang tayo ay meron tayong tinatawag na shield, panlaban sa ganitong mga uri ng mga sakit, ay tinatawag na palaging pag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang dito, bago tayo matulog, basahin natin yung ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Yung ayatul kursi ay sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sino man ang magbasa nito ay pangangalagaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala at walang pwedeng tinatawag na mangyari sa kanya na masama dahil siya ay pangangalagaan ng Allah hanggang sa dumating ang tinatawag na umaga na iyon. Sinabi rin, ito ginagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yung muawidat. Binabasa niya yung suratul ikhlas, suratul falak, suratul nas, kanyang iniihip sa kanyang kamay, ganyan. Tapos kanyang ipupunas sa kanyang tinatawag na katawan. Yan ay isa sa mga sunan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yung pagbabasa ng muawidat. Suratul ikhlas, suratul falak, suratul nas. Alam natin yan. Halos lahat tayo ay sa ulo natin yan. Kabilang yan sa mga babasahin natin. Kapag tayo ay aalis sa bahay, kapag tayo ay pumunta sa opisina, kapag tayo ay pupunta sa palengke, kapag tayo ay pupunta sa dagat, anong sasabihin natin? A'udhu bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Binanggit sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang basahin niya ito, kapag siya ay papasok sa isang mga lugar, sa isang building, sa bahay, isang sagubat, sa dagat, sa anumang disyerto, ay pangangalagaan siya ng Allah. Walang pwedeng mangyari sa kanya maliban sa paintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay isa sa mga dapat na binabanggit natin kapag tayo ay lalabas o papasok sa bahay, papasok sa saan man, ay a'udhu bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Ganun din, sa
sa bawat sala natin, basahin natin, syempre, yung Ayatul Kursi at saka yung Muawidat. Suratul Falak, Suratul Ikhlas, Suratul Falak, Suratul Nas. At bilang panghuli, syempre, ay huwag nating gawing lantaran ang mga biyaya sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwag nating gagawing lantaran yung mga biyaya sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi sa lahat ng oras, lahat ng kakainin natin, lahat ng inumin natin, lahat ng biyaya natin, lahat ng ano, ipipicture natin tapos ipopost natin sa Facebook. Unang-una, hindi lahat ng tao ay mayroong pagkain. Maaring sa isang tao ay umastos ka ng 2,000, 3,000, 5,000 sa tinatawag na isang kainan lamang yun. Wala, simple lang yun sa isang tao, pero may mga tao na wala silang, may pang-almusal, wala silang pang-tanghalian. Subhanallah. Ganun din sa ang isang tao, may bago siyang relo, mashallah, napakamahal, nagkakahalaga ng 10,000, halimbawa. Okay, napakasimple sa kanya yun dahil may kakayahan siya, pero maraming mga tao na yung 10,000 na yun ay pwede niyang ikabuhay sa isang buwan, 2 buwan. So, yun ang dapat na hindi lahat ng tinatawag na meron tayo ay ipopost natin sa Facebook, ipopost natin sa social media, hindi po yan dapat kasi lalo na yung mga anak natin, lalo na yung ano, kasi hindi lahat ng nakakakita ay nagsasabi ng mashallah. Maaring tamaan yun ng ayn dahil sa tinatawag na hindi pag-iwas ng tao. Hindi ibig sabihin na hindi kayo magpipicture, hindi tayo pipicture yung ano, hindi ganoon. Pero limitasyon, hindi lahat ay ipipost natin, hindi lahat ay papakita natin sa ano. Marami minsan ay tinatamaan ng ayn, hindi nila alam bakit. Kasi yung lantaran yung kanilang pamumuhay sa Facebook, hindi po ganoon yun. Ah, ang buhay ng isang tao ay tinatawag na dapat, lalo na yung mga biyaya sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi lahat po yan ay dapat ipakita. Dahil yan ay tinatawag na minsan ay baka pumasok yan sa tinatawag na pagyayabang. Baka pumasok yan sa tinatawag na minsan maraming mga tao na nagkakaroon sila ng ano, kumbaga sa naiisip nila na subhanallah, yung tinatawag na mas nahihirapan sila dahil nakikita nila na yung ibang tao ay tinatawag na pinupost nila palagi ang mga ano meron sila, ano mga pagkain sila, lahat ng meron sila pinupost nila. So hindi po yan magandang kaugalian. Hindi po yung sabihin na hindi, minsan pwede mong i-picture, pero yung gawin mong kaugalian, lahat ng meron ka ipopost mo, subhanallah. Gaya na sinabi natin, ano, hindi po lahat ng tao ay merong pambili ng pagkain, merong pambili ng sakyan, merong pambili ng bahay, merong ano. So yan ay hindi dapat na ginagawang kaugalian. So merong pong lagyan natin ito na limitasyon, yan po ay isa sa nagiging dahilan na nagkakaroon ng tinatawag na ayn. Bakit? Dahil yung lantaran yung pamumuhay ng isang tao, pinapakita niya lahat. Kaya subhanallah, yan ay dapat nating iwasan lalo na sa panahon natin ngayon. Hindi po talaga mabuti, hindi po talaga magandang kaugalian ito. Yung lahat na lang na ano meron ka, ipapakita mo sa Facebook. Okay? Yan ay tinatawag na hindi magandang kaugalian lalo na ngayon sa panahon na maraming mga sa mga social media. So yan po ang isa sa mga payo natin. Kung meron man ang tao, una-una syempre yung tiwala kay Allah. Hindi mawawala ang tiwala kay Allah. Ano man ang basahin natin, kung wala tayong tiwala kay Allah, wala pong saysayan. Pero ang tiwala kay Allah, yan ang pinaka-importante, pinaka-mahalaga na dapat na ginagawa ng isang tao. Sabi ng Allah, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Sino man ang magtiwala kay Allah, ay sapat na sa kanya ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magtiwala tayo kay Allah, at syempre isabuhay natin yung mga tulad ng ano, Suratul Baqarah, kung kaya natin basahin. Ganun din yung tinatawag na mga adhkar. Bago tayo, lalo na yung bismillah, nakalimutan ko, no? Ang bismillah bago ka kakain. Ang bismillah bago ka papasok sa bahay, bago ka magdadamit, bago ka lalabas sa bahay, magsasapatos ka, susot ka ng damit, ikaw ay maliligo. Lahat, halos karamihan na ano, banggitin natin ang bismillah. Ang bismillah, ayan ay tinatawag na, yan yung pangtakip natin, pang shield natin kay Shaytan. Kaya nga sinabi sa hadith, na sino man ang kumain, na hindi binasa ang bismillah ay kakain kasama niya ang syaitan. Ganun din ang pumasok sa bahay, hindi niya binasa yung bismillah ay matutulog sa kanyang bahay ang mga syaitan. Kaya banggitin natin palagi ang bismillah. Huwag natin kakalimutan ang bismillah. Yan ay isa sa mga sunnah na dapat ginagawa ng isang muslim. Bago ka tinatawag na matutulog, bago ka kakain, bago ka iinom, bago ka susot ng damit, bismillah. Yung mga adkar, bago ka, may mga adkar tayo, tinuruan tayo ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa ating pamumuhay ng mga adkar. Kasama rin doon yung salatul jamaah, ganun din na mas mainam po yung private na
buhay ng isang mananampalataya. Lalong-lalo na sa mga kababaihan. Hindi po mainam sa isang babae na magpo-post lalo na yung mga picture niya, pumunta siya sa ganitong restaurant, pumunta sa restaurant, ganitong hotel, lalo na yung mga paninda niya, ipapakita niya yung mga kayamanan niya, hindi po yan, wala pong mapupulot dyan maliban sa nasasaktan lamang yung iba na mga mahihirap na walang makain dahil nakikita nila na itong mga bagay na wala sila. Okay? So yan po ang may papayo natin sa gabing ito. Kung meron po kayong mga katanungan, pwede po kayong mag-message, pwede po kayong mag-comment. Sa lahat po muli na bumati sa inyo, ng assalamu alaikum, wa alaikum assalam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawagati pa lang kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Muli ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Sa lahat po muli ng mga viewers, magandang hapon po, magandang gabi po sa inyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.